tingin man ng tao. Pantay-pantay na tao sila. Pantay-pantay na nagagawa nila. At sa palagay ay totoo, ngunit ako pa rin anak ang nakababatid kung sino ang tama at tumpak sa aking espiritu. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, katotohanan, hindi naman kailangang maglaban-laban ang mga taong may-ari ay Ama. At hindi rin maaring kayong lahat ay magmapuri dahil kayo'y mayroon. Tulad halimbawa, pinagaling ito. Ang masasabi lang nito'y gumaling ako doon. Subalit yung pagsasabihan, hindi lahat ay maniniwala at tatanggap. Tama baga? Ikaw na nagpapatotoo, ikaw ang nakaranas. Ngunit yung pinagsasabihan mo, habang hindi siya nakakakita ng totoo sa sinabi mo, hindi maniniwala ito. Tama baga? Paano kung ang pagsubok ng Ama, yung pinagsabihan mo, ay para makita kung totoo siya, hindi niya ipatutupad yung nakamtan mo? Di ibig sabihin, sinungaling na siya. Hindi. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mamahal, katotohanan ang aking tinuturan. Kaya't walang makapagsasabi na siya'y totoo o sinungaling. Maliban ang Ama, hindi tao. Buhay ba ang Ama? Sapagkat, nang pagalingin siya, hindi tao nagpagaling. Subalit, nang gumaling siya at nakapagsabi siya, sa tao niya sinabi. Sapagkat hindi niya masasabing, eto ang Ama, pinagaling. Tingnan ninyo, pinagaling niya ako. Hindi, sapagkat wala siyang nakita. Ngunit, yung nasa puso niyang sinisiwalat niya, hindi mo rin mararamdaman kundi parehas kayo na nararamdaman. Kaya't hahamakin mo rin siya kung hindi ka nakadama ng katulad sa kanya at siya nang nagaganap sa mundong ito. Subalit, ganun man ang nagaganap, doon pa rin makikita ng Ama ang sa kanya, mga tapat. Sumayin niyo ang kapayapaan, mga minamahal. Alalaong baga, magalak ka at magpuri kung totoo kang anak ng Ama. Magalak ka at magpuri kung tapat ka sa Kanya. Subalit, matakot ka kapag nililin lang mo Kanyang Espiritu. Sumayin niyo ang kapayapaan. Nakakatakot nga, sapagkat may wika. Lokohin mo na, linlangin mo na ang pangalang Jesucristo. Huwag lamang ang Espiritu Santo. Magandang umaga po, mga mahal ko. Sapagkat ang nagsasabing ako'y nasa Espiritu, tanging Ama nakabatid. Kaya kung siya'y nagsasabi, maniwala ka na lang. Huwag ka nang humamak. Baka nga siya'y nasa Espiritu, di mo nadama, ikaw ang may sala. Subalit, kung totoong wala, at ikay may Espiritu, dama mo rin niya o. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, pawang katotohanan ang sa'king tinuturan. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, sumayin niyo ang kapayapaan. Nekkaramaneyahana. Buhay po ba ang Diyos? Naunawaan niyo po ba ang mensahe? Naramdaman niyo po ba ang Diyos Amang mahal? Nakita niyo po ba siya? Alin po ang nadaman niyo? Ang Kanyang, magalak po kayo. Nakadama nga po ba kayo? Purihin ang Ama, mabuhay kayo. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama.
alam kong di ringgin kayo ng Ama. Baka winik ka niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, manali o mangkin at tanggapin. Oh, may tanong din ako sa inyo. Ang bata bang ito nakita niyong hinaplos-haplos pa ni Constancia? Nakita ba ninyong tinapik-tapik pa? O may nakita kayong pinalagok sa kanya? Kung magkagayon, anong inaasahan nyo? Ano ang tanong nyo? Kailangan baga kayong pakahaplusin, pakatapikin, at palagukin? Mga mahal, lagukin nyo lamang ang bukal ng buhay, bukal ng tubig na wala ng katigangan. Espiritu ng katotohanan, banal na mga aral at salita, makakamtan ninyo ang tunay na diwa na mabubuksan kayo sa katotohanan. Mauunawaan nyo ang marapat sa inyong buhay. Mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal ko kayo. Alalaumbaga, sumayin nyo ang kapayapaan. Ang buhay tulad ng isang awit lamang, mayroong simula at may katapusan. Kaya't sa tuwi na tandaan nyo nilalang, wala kayong ibang dapat na makamtan sa buhay, kundi ang Amang nagpapasigla, nagpapagala, nagpapaligaya. Ang Ama na sa inyo sa tuwi na'y may magagawa. Kung wala ka mang kakayahan, siya'y malakas na tuwiran. Walang katapusan kanyang kapangyarihan. Kaya't sa kanya ka manalig magbata, maghanda ka tuwi na ika'y madaluyan ang marapat niyang ialay, na ika'y manukuban niya ng lubusan, na ika'y kanyang mapagharian, na ika'y ay kanyang kailanman ay diwanan at di sa kanya'y mawalay. Upang ikaw ang siyang buhay na magsasabing siya'y buhay, magwiwikang ika'y kanyang naramdaman na tuwirang tapat. Maging ikaw man din ay magwawagayway siyang bilang espiritu
nawiwikain sa kapwa niyo. Tapat ang anak kong ito. Tulad ng Kristo, winikay ganito. Habang binabat, binababa sa kanya ang tuwirang kapuspusan, tinigay dumatan at narinig ng ilan. Ito ang aking anak na kinalulugdan. Bawang katotohanan lamang ang sakit inura. Amang nakababati, amang nakaririnig, amang tuwirang may karapatan na ikaw ay anak niya. Gagawing marapat sa kanyang pananaw. Sumayin niyo ang kapayapaan, tupdin mo ang nasa niya. Tuparin mo ang kalooban niya, ibabahagi niya sa iyo ang marapat at totoo. Sapagkat walang tamang katuruan maliban ang sa kanya'y pinagmula. Walang tamang pangaral maliban ang kanyang espiritong magdaratan. Walang tama tumpak sa sanlibutan, subalit may tatama kung nais at nasa niyang samay tumanggap. Walang banal kailanpaman, masama man ang nilalang, mapabubuti pa rin kung amay kakamtin. Pakatandaan ninyo, lahat ay nagkasala, maging si Kunchin at sino man sa inyo. Subalit, ang masama ay maaring baguhin at ang nagbago, maaring kamtin ang tuwirang ama ng buhay. Nekarameneyahanam! Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Buhay po ba ang Ama? Salamat, salamat, salamat sa Ama sa napakabuting gawa niya. Purihin, purihin, purihin nga siya. Oh, mga minamahal kong nasa iba't ibang bansa, purihin, purihin, purihin ang Ama. Kung papaano kapag nagahagis ng candy ay sumasalo rin kayo. Nang makopa, sumasalo rin kayo. Lasapinin niyo ang pag-ibig ng Ama. Daig niyo pa ang umata ng candy, nakasaloy sila. Kung naramdaman niyong tuwiran ng Espiritu niya, mula ulanggang talampakan, tuwirang kayo ay may kalakasan. Sumayin niyo ang pagpapala ng Ama, Anak at Espiritu Santo sa lahat ng sandali. Kayo'y magalak bilang anak na turingan. Mahal na mahal ko kayo. Ang may pandinig sa inyo ay nakarinig. Nekaramanayana. 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 Buhay po ba ang Ama? Mga kapatid, habang ako po ay nagbabasa ng mga message kanina sa biyahe at pinipilit kong basahin yung mga pumapasok, ano, sabi ko sa Ama, Ama, marapat pa po ba sa akin itong Facebook na ito? Total naman eh, marami ng mensahe. Para pong nakikita ko eh, parang paligsahan na lang ang mga naglalagay dito eh. Yung iba, parong gitan ng parong gitan, siraan ng siraan. Parang hindi ako nagagandahan, ano po? Alam niyo po, eh yun eh, hindi naman doon na nila dapat nilalagay yung problema ng may... Ano? Kapag ka nasa Panginoon ka, hindi mo kayang... Halimbawa po, ano? Halimbawa, ikaw, mabuti ka na, ano? Siguradong yung kabutihan mong nakamtan na yung kapwa mo
Halimbawa, anak mo, asawa mo, ipag mo, kapatid mo, kapitbahay mo, yung kapuspusan mong nakamtan, na nagagawa mong pigilin yung sarili mo, silang wala pa, hindi mapipigil yon. Tama po ba? Kaya hindi mo pwedeng hanapin yung nangyayari sa'yo ay katulad ng sa kanila. Kaya kung nasa maliwanag kang espiritu at totoo kang espiritu, hindi mo hinahanap yung kung ano-ano sa kapwa mo. Kaya lamang yung dinaratal na mensahe sa'yo, pangkabuuan, pangkalahatan niyaon, na kung sino yung makaantig sa damdamin nila na mabasa yaon at makilala nila yung mali nila at makita nilang may dapat pang itama, eh sila ang kukuha nun. Subalit hindi ibig sabihin ay para kayo ay magmagaling. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Tama po ba? Tama po ba? Naku, kaya naman po, kung minsan akala ng tao ay natatama siya, pero minsan din niya alam nagkakamali siya. Kaya maraming salamat sa mga tapat at totoo. Yung sa tama ang mga mensahe baga. Maraming salamat sa mga nagpapakatapat sa mensahe, yung totoong mula sa Ama, yung mula sa Espiritu niya. Eh kasi po alam niyo po, mararamdaman mo't mararamdaman na yung nagsasalita ay may laman sa puso niya eh. Sapagkat katulad po ninyong naririto, kayo po ba'y pinagagalitan kung hindi kayo nakakadama? Pero yung mensahe po ay pag-uulat. Ngunit at pasubali, pag nasa pagkatao na po, hindi kayo sinasabihan na, "Hoy, natulog ka naman ah! Hoy, hindi ka nakarinig, ano?" Di po ba? Sapagkat wala pong karapatan ng isang apo kunching na magmagaling na hamakin ka. Sapagkat ang ama po ang magpapabago sa inyo. Totoong totoo po yan. Ang karapatan ko lang, idulog ko kayo. Hilingin ko kayo sa kanya na kung pakikinggan niya ako, ay makakadama kayo. Na kung bubuksan niya kayo, ay nabuksan kayo. Ngunit di ko kayo pwedeng persahin, "Hoy, magbago ka!" Hindi pwede yon. Tama po ba? At saka ganito po yan, huwag kayong maging marubdob. Halimbawa, gusto niyong magbago ito. Ikaw na nagpapabago sa kanya, ngit-ngit ka ng ngit-ngit. Eh, sino talo? Ha? Ikaw o siya? Ganito lang po yan. Ay, Ama, sana'y maabot niyo ang katwiran, ano? Talagang dito sa lupa, merong mapang-asar at naaasar. Eh, kung nasa Panginoon ka, hindi ka maaasar. Ano? Anong gagawin mo? Mananalangin ka, ipanalangin mo sila. Kung hindi nila maabot yun, ito po ay isang mensahe na hindi ibig sabihin ay nagmamagaling o hindi ibig sabihin ay nagpapasikat sa inyo. Ano bang mapapala doon? Hindi ko naman po pinatintulutan sa sarili ko na tumupad ako para mabunyag ang pangalan ko at malathala sa daigdig na ito, sumikat ako. Ang sabi ko nga po, "Panginoon, sapat na sa akin ang maligtas ang kaluluwa ko at makapagligtas din ako kung mayroon tatanggap sa akin. Subalit yung mangarap pa ako ng marami na palaguin ito, palawakin. Kung ayaw ng Ama, hindi ko po pipilitin yon." Totoo po yan! Itaga nyo po sa gitna na ito. E di bahala ka, palitan mo yan. Hindi, totoo po. Hindi po ako nagsisinungaling sa inyo. Naririnig tayo ng Ama, kaya kailanman hindi po ako makikipagpaliksaan at hindi po ako maiinggit. Hindi ako tutulad. Bakit? Kung ano lang po ang idinadatal sa akin, ito pong mga ginawa kong ito'y wala akong tinularang tao kahit na sino. At wala po akong pinagtanungan kahit na sino. Ang Espiritu lang po. Kaya kung wala na pong ituturo sa akin, eh hanggang dito na lang. Ngunit kung may tuturo pa'y salamat. Totoong-totoo po, hindi ko po kayo. Ayoko namang umiyak pa sa inyo para magmakaawa ako. Sapagkat kung maawa man kayo sa akin, eh hindi naman niyo ako ililigtas. Kaya sapat na po na masabi ko yung totoo kasi hindi ko pwedeng dayain ang sarili ko. Totoong-totoo po, kung tumanggap man po kayo sa akin at hindi, patag lamang po sa akin.
hindi ko kayo iniisip sa pagdating ng gabi. Sapagkat kapag dumagdag pa ito sa mga dinadala ko, ay nako, baka hindi po ako makausad sa umaga. Totoo-totoo po. Kaya pagkatapos kong pinaglingkuran kayo, bago po ako humarap, idinudulog ko kayo. At pagkatapos ko kayong pinaglingkuran, nagpapasalamat ako sama sa naganda panang ko. Tama na po yun, di ko na kayo iniisip. Aba, iisipin ko pa kayo, baka hindi na ako makakain. Eh, pag iniisip ko pa kayo at dagdag sa problema ko, hindi naman niya ako payayamanin, eh, hindi na po. Tama na po. Ang totoo po niyan, kaya ako naglingkod, hindi ko naman po alam na ganito mangyayari. Ako'y sumunod noon, na paisa-isa lang, hindi ko akalaing magiging ganito. At ako'y nagsimula sa ilalim ng tahanan, kahit ako'y ganito lang ang buhay, masaya na ako. Subalit hindi ko pinangarap na magkaroon tayo ng ganito. Ngunit ibinigay na nga dahil gusto niya. Hindi ko rin po pinangarap na magkaroon ng internet, yung website. Subalit ginusto ng Ama, di salamat po. Ang totoo po niyan, lahat ng ginamit niya ay siya ang may bigay. Hindi ako pumili sa kanila. Ang libro ay nabuo sa kalooban niya. Sapagkat hiniling ko, kung tunay na ikaw ang nagmensahe sa akin, Ama, bibigyan mo ng paraan na mabuo ang libro sapagkat wala akong pera. Wala akong susuporta dito. Ngunit kung gusto mo, may bibigay kang pamamaraan. At ikaw ang magpabatid kung ano dapat. Natupad po. Ngayon, kung iisipin ng tao kaya naglibro para mahalat at may pagmagaling, abay wala po ako nakapangalan dun kundi kaunti. At hindi ko po mayading ipagmagaling sapagkat hindi ako ang magaling doon. Sapagkat ako'y wala pong kalaaman. Wala akong karunungan. Ito'y dinata lamang kung para sa tao'y may mali, bahala na po ang Ama. Yun po ang katwiran ko. Kung para sa tao, yung magaling sa akin, yung marunong sa akin, may mali doon, eh di bahala siya. Basta ako, yun ang para sa akin, ay tinuro sa akin, tutok din ko, di ko naman sila pinakikialaman. Tama po ba? Simple! Ang kay Juan ay kay Juan, ang kay Pedra, buhay po ba ang Ama? Kaya kahit kailan, hindi ako nakikibalita. Wala akong tinatanong kung anong ginagawa ni ganito, ni ganyan. Ang pinakikibalitaan ko po kung ano. Kung ano. Kung papaano magtatanong ako sa Ama, Ama, ano pa po ang gagawin ko? Ama, ano pa po ang dapat gawin ko? Subalit yung si Pedro, tinanong ko, wala dito. Ano bang ginawa? Ba't wala siya ngayon? Kailanman po, hindi ko ginawa yan. Bakit? Eh, ba't alamin ko? Kung ayaw niya namang magtapat sa akin, di magsisinungaling siya. Ay, sinong nagkasala? Yung katsismisan kong inalam. At yung nagsinungaling sa akin, pares kami nagkasala. Kaya kung ayaw ipaalam sa akin, hindi ko tinatanong. Totoo-totoo po yan. Kung hindi niya ako sasanggunian, ako po'y nagpunta roon, ako po'y may ganito, wala po akong pakialam. Kahit lingkod pang naturingan at kasama ko sa paglilingkod, tanungin niyo po sila kung pinakialaman ko. Sa buhay nila, na labas sa dambanang ito at labas sa gawain, hindi ko sila tinatanong. Ngunit kung tatanungin nila ako kung anong dapat gawin, hihiling ako sa Ama kung anong talinong kong gagawin at sasabihin sa kanila, ngunit hindi pa rin para sa akin. Ngayon, kung pinatupad ng Ama, ay salamat. Kung nasihan sila, ay salamat. Kung hindi, ay salamat din. Sapagkat ako po, ay walang magagawa. Buhay ba ang Ama? Bakit po ipanaliliwanag ito? Upang sa gayon po, kayong mga pumaparito, ay makaunawa naman. Lagi niyo pong tatandaan, itong gawain ito hindi sa pakikipagpaliksahan. Hindi po ako kailanman natatanong kung anong relihiyon yung umulad na yon. Kung anong samahan yung umuulad na yon, ang inaalam ko po kung sino ang paglilingkuran ko sa mga araw na ito. At yan ang tinatanong ko sa Ama, Ama, may susugo ka bang paglilingkuran ko? Bahala ka nang maglagay ng mga paglilingkuran ko sapagkat ako'y wala namang panawagan. Hindi ako mag-i-internet para, hoy, magsipunta kayo sa dambanang yaon. At paglilingkuran ko kayo. Hindi rin po ako lalabas sa tarangkahan at sasabihin ko, hoy, alika yung mga kapatid ko, paglilingkuran ko kayo. At hindi ako pupunta sa isang dako para sasabihin ko, alika kayo, mga kapatid, titipunin ko kayo. Noong pong panahon na pinalalakbay ang Divine Mercy, inatas sa akin hindi para maglikom at magparami, kundi
para maihayag ang kanyang gawa at mapakilala ang kanyang gawa. At nang sinabi niya, tutugot ka na muna anak, tumugot. Nang sinabi niyang ihayo muli, at sa dakong doon ay ako'y mangungusap, nagtungo. Nang sinabing tutugot na, at magbata kayo, tumugot. Ngunit kung sasabihin po muli na magtutungo, gagawin ko pong muli. Ganun lang kasimple. Ano po pahihirapan ng kalooban ko? Kaya kung iniisip niyo pong naghihirap ang kalooban ko para sa inyo, kayo po nahihirapan, hindi ako. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Sapagkat totoong-totoo po, ni sa hinagap ng isip ko, hindi na kayo pumasok. Kaya nga kahapon natatawa ako eh. Sabi ko sa kasama ko, ano ba pinagaling nun? Kasi sabi niya, inahabol ako, may daladalang longganisa. Apo Kuncheng, ay marami pong salamat, wala na yung ganito ko. Ay, purihin mo nga maka ako, pagkalagpas. Ay, teka po, sandali. Ay, bakit ka ako? Eh, kasi po, eka, nagtitinda kami ng longganisa, tikman niyo po. Eh, bakit ba ka ako? Diba pinagaling doon? Nang ipabatid sa akin ang espiritu kung ano pinagaling, dumating yung magsasabi. Habang hinihintay namin ang sasakyan namin at nakatanga kaming ganyan, dumating yung, kasi nagtanong ako eh. Sabi ko, Panginoon, ano po ba pinagaling doon? Eh, hindi ko po alam talaga, alam nga namang magpagaling ako. Eh, hindi naman ako nagpapagaling. At hindi ko naman po alam talaga. At ako'y magdudunong-dunungan. Ah, pinagaling ka ba sa ganon? Eh, kung hindi iyon, di napahiya ako. Kaya, ay, purihin mong ama. Sapagkat yan po ang totoo. Kung kayo'y gumagaling, hindi ko alam. Kung kayo'y anuman ang gumaling, hindi ko alam. Ngunit kapag sinabi ng Espiritu, alam ko. Buhay bang ama? Buhay bang ama? Mamahal! Kaya hindi pwedeng ako'y ipagmagaling ninyo. Hindi po pwedeng sabihin nyo, salamat po, Apo Kuncheng! Si Apo Kuncheng! Hindi po. Hindi ako nagagalak. Maniwala man kayo sa hindi. Kung pinangalandakan nyo ang pangalan ko at ang Diyos naman ay hindi nyo nadama, malungkot po ako. Subalit, kung nakilala nyo ang amang nagpagaling sa inyo, masayang-masayang espiritu ko, pati ang kaluluwa ko, pati na ang katawan ko. Mahirap magsinungaling. Kung ang lahat ng sinasabi mo, alam mong naririnig ng ama, hindi mo siya dadayain. Kaya yan po ang totoo. Kala nyo, tuwan-tuwa ako pag pinangangalagdakan nyo ako, salamat po kaya po Kunchin. Hindi po. Nagpapasalamat kayo, salamat po. Subalit, mas natutuwa ako kung inuunan nyo ang nagpagaling sa inyo. Bakit po? Inuulit ko. Hindi ako nagmamagaling sa harapan na ito, nagdudunong-dunungan at nagbabanal-banalan. Sapagkat, gawin ko man po iyon, di nyo naman ako babayaran. Anong pakinabang kung nagsinungaling sa harapan ninyo? Ako naman ang parurusahan ng ama sapagkat nagsinungaling ako nagmagaling sa inyo. Eh, hindi ko po kaya yon. Hindi na lang ako maglilingkod kung dadayain ko kayo. Yan po ang patotoo ko sa inyo. Kung lolokohin ko na lang kayo, hindi na ako maglilingkod. Bakit? Sapagkat natatakot akong magtungo ng impyerno. Kahit sinasabi nilang wala, basta ako naniniwala. Sa kabilang buhay, may naghihintay sa akin. Kung ayaw niyo po yon, bahala kayo. Basta ako, inahanda ko ang sarili ko sa kabilang buhay. Buhay ba ang ama? Mamahal, simple lang. Kung susiriin niyo naman ang pananalita kong mabilis, ang pananalita kong bakit ganito, ay wala rin po akong magagawa. Sapagkat kung paano binubukang bibig ko, tsunod-tsunod dito, hindi ko rin inisip at kinathang isip. Kaya nakapagsasabi ako ng mabilis, totoo sinasabi ko. Sapagkat hindi ko hinahabi, hindi ko hinuhulaan, totoo. Kaya kapag nasabi ko yon, totoong nangyari. Buhay ba ang ama? Mamahal! Napakabuti ng ama. Sa oras man pong ito, umuwi kayo, napagtawanan ako, hindi bale. Sa oras man pong ito, naniwala kayo at may tinanggap kayo, hindi bale at salamat sa inyo. Subalit ang pinakatotoo niyan, ang mahalaga, sa sinabi ko, nakita ng ama, totoo ako. Buhay ba ang ama? Mamahal! Hindi lahat kayong tutungo rito, lahat ay gagaling. Itaga nyo sa bato. Ba't sa bato? Ewan ko sa inyo. Huwag po itaga sa bato. Kundi, paniwalaan po ninyo, sapagkat sinabi sa akin yan, kung 100 anak ang pasyente mo, ang 70 ay gagaling, ang 30 ay hindi. Bakit? Yung 30 yun ang magsasabing hindi ka totoo, at yung 70 yun ang mangangalandakan totoo ka. Subalit, yung 70 na yun na nagsabing totoo ka, hindi rin lahat ng pagsasabihan ay maniniwala sa kanila.
naganap po, di ba? Sapagkat hindi ako ang nagsalita. Nang dahil binukas lang sa bibig ko, ngayon kung may sinabi po sa inyo na hindi pa natutupad, ay hindi ko kasalanan yon. Isipin niyo sarili niyo, ba't hindi natutupad? At kung sinabi man iyon at hindi nagaganap, abay hinihiling ko po sa Ama, huwag akong pagsinungalingan kahit kanino. Huwag akong makapagsinungaling sapagkat wala naman akong bayad sa inyo. Ngayon kung ang pinangangalandakan ko pong ginagawang ito, balang araw may pangarap ako, ay sigurado po, ipapahiya ako ng Diyos. Subalit, dahil ginagawa ko po ito, dahil nangangarap akong balang araw, maligtas ang aking kaluluwa, eh sigurado po papatnubayan ako ng Espiritu. Sapagkat hindi ko naman ito ginagawa dahil sa aking sarili, kundi dahil tumupad ako at natatakot ako. Buhay ba ang Ama? Hindi natatakot ako dahil multo siya, multo ang pinaglilingkuran ko, natatakot ako dahil alam ko siya ang makapangyarihan sa lahat. Kaya natatakot ko siyang linlangin, dayain, at magmagaling. Buhay bang Ama? Mga mahal! Napakabuti ng Ama. Pakatandaan po ninyo, ang gawain ito, hindi ko po kayo sasabihang dumito kayo. Sapagkat hindi po ako nagtatayo ng relihiyon. At hindi ako magtatayo ng isang samahan na bubukod pa ako sa Katoliko. Sapagkat dito na ako, dito na rin ako sa buong buhay ko. Lamang ang gagawin ko lang po, kung ano tinuturo sa akin, yun ang gagawin ko. Ngunit hindi ako makikinig sa magtuturo sa akin. Kung makikinig lang ako sa tao at wala akong sariling pundasyon at walang sarili akong panuntunan sa pinakikinggan kong nag-ata sa akin, hindi na rin ako maglilingkod. Buhay ba ang Ama? Subalit, kung ang sasabihin sa akin ng mga kapwa ko ay isang panukalang makakabuti pa, pakikinggan ko sila. Kung ang katalinuhan ng pangtao ay dapat kong tanggapin, tatanggapin ko po kung makabubuti. Subalit, kung sa akin ay makapaglalayo sa aking panuntunan na nakilala kong tapat at totoo sa akin, hindi po ako makikinig, mananahimik na lang ako. At yan po ang aking hinihiling sa Ama. Nawa buong buhay ko, magawa kong masunod ay siya. Hindi ko sinasabi, hindi ako nangangako, hindi ako sumusumpa, kundi hinihiling ko buong buhay ko, naway makasunod ako sa kalooban niya. Nawa po, kayo rin ay gayon ang gawin nyo. Humiling kayo sa Ama, nabigyan kayo ng talino, matuto kayo. O sige naman po, alimbawa, umayaw ka dahil hindi mo gusto ugali ng asawa ko, ng anak ko. Hindi ko pa rin po pakikinggan yan. Sapagkat, sulong, malaya kayong humamak, malaya kayong mamintas sa kanila, hindi ako magagalit sa inyo. At hindi ko rin kayo pagsasabihan. Lamang, kung hihiwalayan ko po sila na mga nagkakasala sa inyo at sa palagay nyo'y may mali sila, ako po ba'y pasasayahin ninyo? At wala na po bang problema noon? Wala na kaya kayong maipipintas? Di ba meron pa rin? Sapagkat walang perfect na tao sa mundo. Ito isang halimbawa lamang. Kaya kung naglilingkod ang kapwa nyo at may mali ang kanilang kalahi, ang tingnan nyo yung totoong naglilingkod. Kaya lamang ang tao mapanghamak, mapanuri at mapamintas. Ang tanong, kayo ba walang kasalanan? Wala ba kayong mali? Suriin nyo rin, baka mayroon, higit kayo nagkakasala. Pakatandaan po ninyo, sino man ang hinamak ninyo, gagawin din sa inyo. Sino man ang pinulaan nyo, suriin ninyo kung kayo'y totoong namula. Ngunit at pasubali, kaya mo lang kakampihan, anak mo, asawa mo, mali ka. Mali ka. Sapagkat nasa panuntunan ka na ng Ama, ang sundin mo'y siya. Ngayon, alam mong mali sila, itama mo sila. Subalit, huwag silang maging daan para ikaw ay manghina, para ikaw ay malayo, sapagkat lahat ng tao nagkakamali. Buhay ba ang Ama? Mamahal! Kaya kayo po, malaya kayong mamintas, malaya kayong humusga,
Malaya po. Binigyan ng kalayaan ng tao. Kaya lamang sa kalayaan, huwag magkasala. Kaya hindi ko pinakikinggan yung tao, kaya eka na nang hina ako, kaya eka na wala ako dahil ganun-ganun. Hindi ako naniniwala doon. Kung tunay na kilala mo ang ama, hindi silang magiging daan para maghina ka. Kundi sila ang magiging daan para lalo kang tumibay sa pagkilala mo sa ama. Buhay bang ama? Yun po ang totoo nun. Bakit po? Bakit sinabi ko ito? Nang nagsisimula pa lamang ako bilang isang kunchin, ang dami kong dinanas. At yan, ang tagapaligid, alam niya yan. Hindi sila pinakinggan ko at hindi ang tao na pinakinggan ko. Sino pinakinggan ko? Eh bahala na po kayo ngayon kung sino pakikinggan nyo. Subalit, hindi ko po sasabihin ako pakinggan nyo. Kundi ang sasabihin ko, ang Diyos ang pakinggan nyo. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Sapagkat, kung sa palagay nyo ngayon, nasa pagkatawa ko, at ang sinisiwalat ko yung aking pagkatawa, totoo po yun. Sapagkat, may karapatan po ako. Naisiwalat ko ang damdamin ko. Subalit sa damdamin ito, hindi ibig sabihin siniwalat ko, ay magkakasala ako sa inyo. Na may galit, may tampo ako. Tanging amang nakababatid kung anong totoong sinasabi ko. Sapagkat, kung may lamang pong pagdaramdam ito, pagtatampo, ayoko rin pong magsinungaling at mandaya. Sinasabi ko sa inyo, huwag kayong magdaramdam at magtatampo, tapos ako po palang number one sa inyo. Ang nangunguna, eh sino po ang madaya? Kayo ba o ako? Huwag na po tayong maglokohan, masama po yun. Kung ano damdamin mo, siwalat mong totoo. Subalit, totoo yung sinabi mong wala ka na rito. Sapagkat kung meron pa, makikita pa rin at makikita, kahit na anong sabihin mo, makikita pa rin ang ama. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Kaya, huwag na yung kapwa mo ang linlangin mo, sapagkat ang sarili mo, siyang dinadaya mo. Kapag sinabi mong wala kang damdamin dito, subalit meron pala. Sino niloko mo? Kapwa mo o sarili mo? Mga mahal, yan ang dapat niyong isipin. Pag niloko mo ang kapwa mo, sarili mo niloko mo. Sapagkat, hindi mo maloloko ang Diyos mo. Kaya sa inyo lahat, kung wala kayong damdaming hindi maganda, hindi kayo mapagtanim ng ramdamin niyong pangtao. Buhay ba ang ama? Mga mahal, sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Alam ng ama, huwag mo ipagsigawan siya. Alam niyang, alam na alam niya ang mga sinasabi mo. Kaya kung may batik ang puso mong pagdaramdam, huwag mo isigaw. Nagbago na po ako. Wala na po dito. Pero ang totoo nun, meron pa. Makaupo nga po. Pag sinabi mong wala na dito, yun totoo po. Ano? Para na sa gayon, maginhawa pakiramdam nyo. Nalaman nyo na po ba sa sarili ninyo na kapag kayo ay may damdamin dito at sabi mo'y wala, na ikaw rin ang nahihirapan? Tama po ba? O sige, pag sinabi mong wala ka na rito at meron pa, ang nahihirapan ba'y si Juan o ikaw? Kaya, bakit mo dadayain ang sarili mo? Simple lang po. Ang tao magagalitin, nasa pagkatao yan. Kaya kung napas sa pagkatao po kayo, lagi kayong humiling, Panginoon, baguhin niyo po ako. Panginoon, baguhin mo po ako. Panginoon, baguhin niyo po ako. Ayoko po ng ganito. Sigurado po, dahil gusto niyo magbago, babaguhin kayo. Subalit, kung alam mong mali ka na at pinipilit mo'y tama ka, hindi ka magbabago kahit kailan. Magandang umaga po sa pahapon at kayo'y maging maliwanag ang isipan. Pagpalain kayo. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? O sige. Nagpakinis ka ng balat. Napakakinis ng iyong balat. Napakaganda sa pananaw ng iyong kapwa. Subalit ang puso mo'y marumi. Maitim ang budhi mo. Malinis ka ba sa pananaw ng ama? Alin po maganda? Alin po ang mas maganda?
Salamat po. Nawa, simula na ng tao ang pagsasabi ng tapat, pagsasamang maluwat. Nawa, simula na ng tao ang pakikipagtotoo sa Espiritu Santo. Nawa, loobin na ng tao ang pandamang totoo at di ang naninira at talusirang puso ang magahari. Sapagkat, gaano man ang pagnanasang maging mabuti't banal ka kung hindi pa lubos, ang gagawin mong pakikipagtotoo, hindi mo ito kakamtan bilang anak ng Ama. Mahal na mahal ko kayo. Napakapalad at magpurit magpasalamat sa Ama. Ang tuwirang puso niya'y inibat binago na. Mithiing wag nang magbalik pang dating siya upang patuloy na kamtin ang pag-ahari ng Ama. Buhay po ba ang Diyos? Ay, anak, baka naman ako'y gumanda na niyan. Tama na. Ayoko na yan. Alam niyo po, pag-artista kayo, tuwa-tuwa yung ginaganyan ka, no? Pero alam niyo po, kuhanin niyo na lang po yung mga message. Eh ako, wag na po ninyong kuhanin at baka pag nagalit ka sa akin, minumura mo ako. Buhay ba ka, ma? Buhay po ba ka, ma? Mga mahal, napakabuti po ng Ama, no? May perfect po bang tao? Salamat sa Ama. Purihin, purihin, purihin po ang Ama. Ngayon po, napagtanto. May lumapit sa akin, ano? Ay lumapit po sa akin bata. Ako po ay natawang naawa eh. Sabi niya, Apo Kunchi, pinalalayas na po kami ng blank. Kasi daw eh, buwisit daw kami sa buhay nila. Ha? Hindi, sabi ko. Hindi. Eh, anong dapat natin gawin? Sabi ko, hindi ko po alam. O, sige, manalangin tayo ah. Sige, umuwi ka na ako at manalangin tayo, no? Sabi ko, Diyos ko, bakit may ganong tao? Alam niyo po, nakatala sa banal na aklat, di ba? Kapag naunawaan mo ang bata, kalulugdan ka ng amang dakila. Eh, kung sasabihin mo, buwisit sa buhay mo, eh, talaga mo bubuwisit yan dahil anghel mo yan eh. Buhay ba nga, ma? Buhay ba nga, ma? Nakakatuwa po, ano? Ang kinatuwa ko ay kalakas na loob ng bata na sabi sa akin, ano? Sapagkat siguro mahanap ng ang nasuri ko ay kabata nito, bakit nagawa yun? Eh, ba't yung matanda eh? Katatanda na eh. Matanda na eh. Ewan ko po. Huwag po kayo magagalit, ano? Wala po akong tinutukoy. Ang sabi ko lang, eh, ba't yung matatanda eh? Matanda na eh. Tumanda na eh. Ewan ko po. Oh, kaya magagalit po ba kayo? Eh, bahala kayo. Buhay po ba ang Ama? Kaya, may nagsabi pa sa akin, nakakatuwa naman po eh, kayong mga matatandang nakikita mo naglalakad sa mall, tapos karga yung apo, nakikipagtawanan sa apo. Pagkatapos eka ay ang saya-saya ng mga apo nila. Alam niyo po, natuwa ako doon sa nagsabi na yun. Minamasdan pala niya yung matatanda pag nagpupunta siya sa mall.
At nasabi daw niya sa sarili niya, sana pag tumanda ako, yung mga apo kong maganito ko rin. Eh apo, kunsing ba't sinabi mo yan? Eh huwag po kayo magagalit, ano? Eh yung mga bata po, dapat pinalalaki niyo sa pagmamahal. Pinakikita niyo yung magiliw sila sa inyo para pagka tumanda kayo eh, mahalin nga kayo. Yung lolo ka, kaya ako eh, tuwan-tuwa ako doon sa alagad kong si Berhel. Sabi niya, gusto ko lang pong magpakatotoo po. Aminin ko po bilang lingkod hanggang ngayon. Naalala ko po tatang ko. Hindi niya alam habang binabasa ko, umiiyak din ako. Sapagkat di ko dinanas na magkalolo. Na mahalin ang lolo nang malaki na ako. Sapagkat bata pa kami, walang lolo, walang lola. Hindi ko naranasan yung ganito. Siya naranasan niya dahil napakabait ng lolo niya. Talagang hanggang ngayon ay naalala nila. Eh paano kung masama yun, hindi alalahanin. Ano po? Yun ang totoo, napatay ka na, naalala pa'y ginawa mo. Kung mabuti, hanap-hanapin ka. Pag masama, nako, tuwan-tuwa na pag namatay ka. Di po ba? Kaya mga lolo, mga lola, nako, magmahal kayo ng mga, oh, ba't umiiyak ka? Hindi, buti pa hindi na ako nagsalita, nagpaiyak pala kita. Buhay ba ang ama? Kasi kapatid niya yun eh. Ano? Mabait. Eh alam niyo po, totoo po yan. Yung mga batang ganire, dapat pinadadamay pagmamahal para na sa gayon ang tumimo sa puso nila. At napakarami po, mayroon naman dumulog sa akin. Sabi, eh ba't po kami eh, kayong nanay namin ay napakatapang. Pero ba't kami eh, mababait namang magkakapatid. Eh, sabi ko, kaswerte naman ang ina nyo. Ituloy nyo yon. Tama yon. Pinatotohanan lang ako ng ama na yung masama, maaring magkaroon ng supling na mabuti. Dahil lang nagpabuti sa kanila, hindi yung inang masama, kundi ang ama na kinilala at nagkatakot sa kanya. Buhay po ba ang Diyos? Totoo po yan. Ang tao'y bumubuti kapag may takot na siya sa Diyos. Subalit kapag wala, nakunukno ka ng kayabangan yan. Sinungaling. Nagagawa niya yun dahil nagagawa niyang sabihin kahit hindi totoo dahil nagsisinungaling, dahil hindi niya tatatakot sa ama. Wala siyang damang kakatakot. Pero yung taong ngayon nakapagsalita ng hindi maganda, tapos biglang nagising na tauhan siya, ba't ko ba nasabi yun? Alam kong mali, Diyos ko, patawarin mo ako. Alam niyo po, kung babaguhin niya yun, mapapatawad siya. Pero kung miyat-miya, hindi rin. Eh bakit po, Apo Kunching? Eh paano ka mapapatawad yung hiningi mo pagsisisi, ginawa mo rin maya-maya? Eh napatawad ka ba noon? Mapapatawad ka ba sa miyat-miyang gawa? Eh ako rin po, gagawa na lang ng gagawa ng masama. Buhay ba nga ma? Mga kapatid. Nasuri niyo na po ba kung ano itong gawain ito? Ba't kinukwento ito? Kasi po may nagsabi, eh ba't eka ako pupunta doon? Hindi naman eka ako magpapagamot. Wala naman akong sakit. Ay kagaling, wala pala siyang sakit. Eh alam niyo po, itong gawain ito, hindi ko rin po alam na ganito gagawin ko. Nang inatasan po ako, hindi ko alam na ganito, di ba? Hindi naman ganito simula nito, di ba? Siya po ang saksi. Pero salamat po. Purihin ang ama. Palibasay, bilang tao, mangarap ka sa mabuti. Tumupad ka sa mabuti. Opo, dumadatal po inaamin ko. Lalo nung bago po ako. Dumadatal, dumadating sa aking pagkatao yung kumisan ayoko na. Gusto ko na sumuko. Pero alam niyo po ba kung ano nakapagpigil sa akin? Yung pagkatakot ko. Na nakilala ko na, baka mawalay pa ako. Kaya, hiniling ko po, iyak na ako noon. Sabi ko, Panginoon, ayoko nang mawalay pa. Binigay naman po. At hanggang sa panahon ngayon, pag nakakakita ako ng tao, na para bagang may sinasabi. Alam niyo po, hindi ko pinakikinggan agad yun. Tinatanong ko, sabi ko, Panginoon,
kung sa iyo ito nagmumula, may hihilingin po akong sinyalis. At kung hindi, kung ikaw naman ang nag-usap, ito po. Kung hindi po ikaw, pakita mo po sa akin ganito. Totoo po. Kaya napapatotohanan ko naman na kung paano niya sinabi, nagkakaroon naman ng pamamaraan para makita ko yung sinabi niya ay totoo. Hindi ura-urada po eh, pinagtitiwalaan ko agad. May mahirap po. Baka mamaya masyado na akong makumpantit, kontento sa sarili ko eh, yung palaylisya na ako. Kaya mga mahal, totoong-totoo po, kailangan alamin, matuto kang magsuri. Huwag yung lagi kang nakahanda na sinasabi mo sa sarili ko, ako tama. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Mga kapatid, ang tanong nga po, nakita mo, nakaulbok ang bag na yan, ano? Punong-puno. Mahuhulaan mo ba kung anong nasa loob niyan? Punong-puno. Ay, siguro eka, maraming pera doon. Yung pala ni singkoy wala at gamit lang. Nagkatama-tama ba hula mo? Subalit, kapag ang amang nagsabi sa laman ng puso mo, sigurado walang mali. Mali. Tama po ba? Tama po ba? Kaya walang tunay na nakasusuri ng puso ng tao, kundi siya. Kaya huwag mong hatulan ang kapwa mo. Huwag mong husgahan. Ngayon, bilang nagmamalasakita na bawat isa, magkaisa kayo, magkasundo kayo, at mag-usap kayo ng maganda. Hindi yung, alam mo ba si Juan, si Pedro, ganito, ganito, eka. Eh, paano maunawa ni Pedro at ni Petra? Kailang dalawa nag-uusap. Kaya ang gagawin ninyong dalawa, dahil totoo na kayo, anong sasabihin ninyo? Pabayaan na nga natin, panalangin na lang natin. At dahil magkaisa naman kayo, oo nga po. Diba? Pero kung di kayo magkaisa, ay hindi! Makikinig ba, mga kapatid? Mga minamahal, kapatid kayo sa Espiritu ni Apo Kunching. Kung bilang Hesukristo ang tinatawag, bilang Hesukristo. Subalit sa totoong Diyos, Espiritu, anak kayo. Sapagkat ang Espiritu'y anak kayo. Ngunit ang bilang Hesus, kapatid kayo. Kaya, kung tinatama ka, hindi ibig sabihin nagmamagaling. Kung may sinabi sa'yo, hindi ibig sabihin sundin. Suriin mo pa rin. Kung batid mong tama, bahala ka kung susunod ka o hindi. Subalit pakatandaan mo, walang ituturo sa dakong ito para ikay maligaw, para ikay magkasala. Kundi nasa sa'yo na kung nagkasala ka sa isip, sa salita, at sa gawa. Pagpalain kayo. Nekkaramenayahanam. 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 Buhay po ba ang ama? Buhay po ba ang ama? Oh. Sige po. May nakwento na naman sa akin. Pambihira naman po, Eka. Yung ibang lola nakikita ko, kahit hindi na makakain, Eka, basta mapakain yung apo. Eh, yung pong lola ko, tinatago pa yung pagkain niya. Sabi ko, eh, ano ginagawa mo? Eh de, sinasabi po namin, matamot, matamot. Hindi po ako nagbibiro at hindi ko kayo niloloko. Totoo pong dinudulog ito. Eh ano naman po sasabihin ko? Alangan mo ang sabihin ko, eh de, murahin mo. Eh ano sasabihin mo? Naku, baka ulyanin na ilola mo, patawarin mo. Naku, ulyanin po yun, alam nang kung magkano yung pera niya. Ah, buhay po ba ang ama? Buhay po ba ang ama? Kaya, pagtanggol mo man yung lola, lalabas pa rin ang katwiran niya, tama. Eh, ganun pala, di na siya ulyanin, anong dapat natin gawin? Huwag kang magtampo sa kanya. Huwag kang magdandam. Naku, eh gusto ko na nga pong magalit, murahin eh. Abay, wow. Pag minura mo yan, minura mo yung ina mo. Naku, eh hindi mo naman po ba mumurahin eh. Nakikita kang, ano eh,
parang tuwang-tuwang naghihirap ka, di ka tulungan. Sabi, may pera naman. Sabi ko, eh baka may pinaglalaanan. Eh hindi po ba, Eka, kung mahal ka eh, kahit yun lang itutulong sa'yo, eh matuwa kang binibigyan. Anak, sa Diyos ka humingi. Sa Kanya ka dumulog. Sa Kanya ka humiling. Eh patawad po, nasabi ko lang. Eh kung sinulot mo, abay murahin mo, mali yun. Ay ba't po kinuwento ito? May taong ganun. Pag napagdulugan, naku Eka, eh ganun pala Eka, eh di magalit ka. Sabi mo, eh kasama mo lola. Ah, eh sino yung nagturo na yon? Sino po yon? Sino? Kilala niyo po ba kung sino nagturo? Eh natama po ba'y tinuruan? Namali. Eh marami pong ganyan. Sumayin niyo ang kapayapaan. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Mamahal! Napakabuti ng ama, napakadakila niya. Eh meron pa. Sa isang lugar, meron po akong tinunguhan, kumakain kami. Alam niyo po ba, mabingi-bingi na ako doon sa katabi. Sabi ba naman, habla, 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 habla. Hindi dito ang lugar para pag-usapan yan. Eh kung tsusmeo sa ako, gaganyanin ko yung tenga ko. Sasabihin ko, ay, ganun pala, ay, ganun, ganun pala. Alam niyo po, bakit nga po ba may ganun? Ano? Eh kahit ba hindi ka kilala ng mga katabi mo na yon, hindi ka ba nahihiya, napaka-tsismosa mo? Buhay ba ang ama? Mamahal! Nakakahiya po, ano? Pagkatapos kasama ba yung Panginoong, kasisimba ko lang, Eka. Kasisimba yung nandadarahira. Nakakatuwa. Ano po? Paano magbabago ang mundo? Paano magbabago ang mundo? Walang makapagpapabagong tao, tandaan ninyo. Sino man ang magmiting, babaguhin ko ito, kaya ako iboboto nyo. Hindi totoo yan. Hindi totoo, hindi magaganap. Kapag ang tao ang nagbago, mababago mo yan. Ngunit, gaano ka mang kagaling at makapangyarihan para sa sarili mo, hindi mo kayang baguhin yan. Sigurado na. Sinisigurado ko po sa inyo, walang makapagpapabago sa isang puok, sa isang bayan. Ang makapagpapabago sa lahat ng pangarap niyang mabago yaon kung lahat ng nakatira doon ay makikiisa sa pagbabago. At tanging ama ang makapagpapabago. Kaya ang gagawin ay dapat ano? Magdalanginan, magkaisa, magmahalan. Upang kapag nagpakatino ang isang namumuno at sumunod ang mga pinamumunuan at naging totoo ang namumuno at totoo ang mga sumusunod, totoong mababago ang nais baguhin at magbago ng tao. Buhay ba ang ama? Mga mahal, sumayin niyo ang kapayapaan. Totoong totoo ang tao ang dapat magsimula na magbago upang ang mga kasunod na mababago siyang naging halimbawa at naging totoo. Mga mahal, sulong, ang tanong ko sa inyo, ang ibinababa ng Ama na pagbago ang mga tao sa panahon na yon, hindi ba't kinalaban? Sino kumalaban? Yung sabi nila ay sila'y maka-Diyos. Sumusunod siya Ama sa tinura ng Moises. Kaya ang panahon noon at panahon ngayon, mayroon din gayon, mga ngatwiran. Ba't ako susunod sa'yo? Tao ka lang. Kaya ikaw, huwag mong pahirapan ang kalooban mo para mapasunod mo ang kapwa mo. Hilingin mo siya sa Ama. Baka magbago siya. Buhay ba ang Ama? Mamahal! Pawang katotohanan ang sa'kin tinuturan. Walang magpapabago, kundi ang pagmimithi mong magbago at ang Ama na magpapabago sa iyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam. Nainip po ba kayo? Pero sa totoo lang, parang mas marami pang nagising sa ganong kwento ah. Eh kaninang
nangungusap na malalim ang espiritu, sabi. Ay, ama ko. Kaya si Kristo, inaluan ng pagkatao, nakisalamuha sa tao, nakikain, nakiinom. Kaya huwag kayong magtaka kung ang kapwa niyo ay naka-espiritu, kuminsan ay nakikitawa. Sapagkat dahil ba naka-espiritu, kay ganyan ka na lang. Para kang manike. Kaya huwag niyong sabihin din. Kapag nasa espiritu ay kaiba, pag nasa pagkatao ay malina. Suriin ninyo lahat ng sinabi sa inyo. Kinwento baga, kung may mali, ama na ang nakarinig, siyang nakabatid. So may inyong kapangyarihan na makaunawa kayong mga nagnanasang umunawa. Pagpalain kayo, nekkaramanayahanang. Buhay ba ang ama? Kumusta? Yan ang gawin mo habang may buhay, lumalaban. Habang may buhay, sama mo ibigay ang lahat ng iyong mga sulirani, mga pinagdaraanan mo sa iyong buhay. Sama mo ilaan sa kanya mo tuwira. Gawin mong ihain at magtiwalang lubusan. Tama na ikaw ay malumbay. Kung nakakalumbay ang naganap sa iyong buhay, subalit huwag mong panahanin at itimo sa kalooban ang lumbay na sa iyo'y magpapahina, magpapawala na katapatan. Ikaw ay anak na malaya, binigyang karapatan mag-isip at gumawa, subalit sa iyong diwa ay huwag mong pahintulutang mawalay ang mga iniisip mong mali, mga pumapasok na mali na magbibigay daan sa iyong katapatan. Ikaw ay gumawa, subalit huwag mong limutin sa iyong gagawin. Ikaw ay maglimi, magsuri kang ganap at huwag pagdaka. Gagawin at yung tutuparin ang mga layunin at mga adhikain na kung di mo susuriin, ika'y magkakamali. O tao, mahal ko kayo, yan ang totoo. Lahat ng ito'y idinulot sa inyo na may pag-ibig at pagpahalaga sa inyong lahat o tao. Hindi pagkukunwari, hindi pagpapaimbabaw, hindi pagnanasang pansarili, kundi para sa lahat ng ama. Na kung nanaisin at inyong madarama kung paano ang nasa't layon
na kayo ay malikom sa katotohanan. Sa tigib ng liwanag, sa puspos ng dalag, kayo ay tatanggap. Tao, mahal ko kayo, yan ang totoo. Walang layon, nininanasa ko sa bilang espiritu na sa inyo ay nagbigay patotoo na ang amoy buhay, ang amoy tuwira, amoy walang hanggan kung magbigay sa pag-ibig at pagmamahal. Subalit ang kapatawaran ay mayroong hangganan, ang pagpaparaya ay may katapusan tulad ng inyong buhay. Kaya't huwag niyong naisin, huwag niyong mithiin na kayo'y pagsawaan ng Ama, kundi kayong lahat na kinukupkup niya. Tuwirang gabay, patnubay niyo'y walang humpay sa pamamagitan ng Espiritong sa inyo'y di nasisilayan. Tuwiran niyong kakamtan, tuwiran niyong mararamdaman, tuwiran niyong magiging lubos na makikita ang lahat. Sa inyo ay dapat, sa inyo ay marapat, kung magmimithi kayo na tuwirang amay, huwag mawalay. Sa inyo ay ganap manahan ang kanyang Espiritu, ang Espiritu Santo na sa tao'y buhay sa mundo. Taong mga mahal ko, magnilay magbulay kayo. Matanto niyong buhay ang Ama sa buhay niyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekaramanayahan Nekaramanayahanam. Nekaramanayahanam. Buhay ba ang Ama? Oh, bakit sa inyo nakaharap? Mga mahal, mas marami ang bago rito kaysa dito. Oh, totoo po ba yan? Sana mas maraming bago dito o dito. Kaya, bagong luma ba kayo? Sumayin niyo ang kapayapaan. Tayo na po, mga minamahal, mga lagad.